Welcome back sa Pangkabuhayan TV. In this video, pag-uusapan natin yung experience namin nung nakaraan. Kahit gaano kaingat para maiwasan yung error sa pag-scan ng QR, mayroon pa rin mga instances na sumablay. So, gaya ng mga previous uploads namin regarding doon sa guide namin kung paano maiiwasan para hindi magkakaroon ng error yung pag-scan niyo ng QR code ng Maya. Pero ito, nag-ingat talaga ako, pero ako mismo ang nakakaranas nito. Yun nga, ang ginawa ko una, nag-scan muna ako ng 1 peso at successful naman yung 1 peso. Pag-check ko doon sa Maya business account namin, nandoon yung 1 peso. Pero nung in-scan ko uli yung remaining amount, na ang remaining amount niya ay 1,090, doon na nagka-problema. Biglang nawala ng signal yung aming cellphone. So nag-loading siya. Tapos maya't maya, nag-success, pero hindi ko makita yung transaction at pati sa inbox wala din. Wala talaga, as in wala. Pero yung balance ko sa GCash na wala. Lahat nawawala. So ang ginawa ko, agad-agad akong nag-submit ng ticket. Nangyari ito noong July 24. Oo, nandito yung reply ng GCash after ko ma-submit yung ticket. Yung ticket number ko is 929-37994. Oo, nangyari ito noong July 24, 11:06 a.m. umaga ito. Basta ito pala yon, pag minsan pumalya yung cellphone. Cellphone talaga ang problema. Yun din yung nakita ko nung mga nakaraan. Pati sa guide namin, yung previous video namin, mangyayari na magka-error talaga siya pag mag-fluctuate yung signal sa internet doon sa cellphone, or mawala bigla. Processing na yung scan QR code mo, ready for submit na, tapos nawala ang signal ng internet, maglo-loading. Tapos pag bumalik yung internet, nawawala na yung pera mo at hindi mo mahanap, walang transaction na nangyayari. So nag-submit ako ng ticket, tapos 'di ba doon sa doon sa help center, doon sa submit ticket, nanghihingi din yon ng reference. Ang nilagay kong reference, I think mga 7 or 8 lahat ng nangangailangan ng reference, nilagay ko lahat 0. Basta sinabi ko lang doon na nag-transfer po ako ng or nag-scan po ako. Excuse me, nagkamali ako. Nag-scan po ako sa Maya QR PH, tapos nag-success siya, nawala yung balance. I mean, hindi ko na makita yung balance kasi nag-zero na yung balance sa aking GCash, pero wala pong transaction na inilabas si GCash. So yun yung magbigay ng idea kay GCash na mayroon ngang nangyaring transaction, pero nag-floating lang siya, hindi siya ma-trace natin, hindi lumabas doon sa app. Pero doon sa system nila, sa back end, makikita nila yon sa logs. So nakikita at inimbestigahan nila. So 24 po, nag-reply siya, nagbigay po ng ticket number. And then noong 24 mismo, ilang minuto lang, 06 kasi yun eh, diba? Ito yun oh, 11:06 a.m. Tapos nag-reply agad siya 11:09 a.m. then. At sabi dito, asa na yun? Ang sabi niya na, asa na yun? Thank you for reaching out to GCash customer support. The amount of 1,090. Kasi yun yung pinaprocess ko, 1,090 is still processing and it
fails. So makikita nila doon sa back end na nag-fail or nag-succeed. Kasi kung nag-fail, i-re-refund nila yan. Pero pag nag-succeed, isasabihin nila na antayin lang for few hours or after how many days. So ito yon, it will be reversed to your GCash wallet within 2 business days, and that is on July 26, 2023. Furthermore, Saturday and Sunday are not included. So yung mga support natin, yung mga sinadmit nating ticket, ang resolution niyan, yung crediting or reversing, refunding, ay hindi po mangyayari sa weekend. Wala po silang weekend. So normally po mangyayari yan working days or business days. So ang sinabi niya is July 26. Should you need help in the future, you may visit the new and improved self-help channel of the number one finance super app in the Philippines, the GCash Help Center, via the GCash app or the new GCash website. So pwede na ngayon sa website din. So after 2 days noong kailan ba? July 26. Monday kasi yun, 24 Monday, 25 Tuesday, Wednesday 26. Tiningnan ko siya sa sa aking GCash account. Nandoon na yung fund. Ni-reverse na nila or ni-refund na nila. So ganyan po ang gagawin ninyo kung sakaling kasi common na ngayon yung pag-scan ng QR sa Maya. Common na yan. So kung sakali na nagka-abirya at hindi napigilan, minsan kasi depende din yan sa kung natandaan ko, wala pong kuryente nung Monday na yon, kaya ang ginamit ko data, kaya nag-fluctuate yung internet connection. Kaya yun ang dahilan kung bakit hindi naging smooth yung processing ng pag-scan sa QR. Kaya kayo din, bago kayo mag-scan ng QR, tingnan nyo din ang inyong internet connection. Kasi malaking bagay po yun para magiging smooth yung transaction ninyo. So, binalik nila yung 1,090, kaya happy po ako. 2 days lang po. Depende po ito sa nangyayaring transaction. Kung sakaling nangyayari ito Friday, most of the time, sa Monday na po yan, marireply yan at siguro marirefund Tuesday or Wednesday. So, wala pong Saturday at Sunday sa support resolution. Yung sa GCash support, hindi po sila nag-a-address ng mga problema natin. Kaya, kailangan talaga nating magtiis. Yeah. Pag weekend, ingat-ingatan talaga. Friday, mag-ingat talaga sa paggawa ng transaction. Hindi lang po sa pag-scan ng QR code. Kasi ang scan of QR code, ang gamit din nila ay InstaPay. So, pag may problema ang InstaPay din, malaking factors din ito para hindi magiging smooth ang transaction. So, i-monitor nyo din ang InstaPay. At saka yung internet connection. Sana po mayroon kayong natutunan sa video na to. Based po ito sa aming experience, sa aming business. Kaya na-share ko lang din para magbigay din ng konting kaalaman din po sa inyo para magkakaroon kayo ng idea, lalo na yung mga mahilig mag-scan ng QR code. Kasi ako din, mahilig ako sa scan ng QR code kaysa mag-manual enter ng GCash number, ng Maya number. Mas mabilis yung mas mabilis yung mag-scan na lang, kasi ang i-enter mo na lang yung amount at saka diretso na yon. Kaso lang, gaya ng mga sinasabi natin noon na pag digital talaga, hindi maiiwasan na may mga times na pumalya. Kaya kailangan din natin ang kunting tiis at pasensya. Pinapabilis nga ang mga transaction, pero pag sumablay naman,
Nako, malaking hassle din para sa atin, hindi lang sa customer, pati din sa amin na mga agent din. Malaking hassle din namin kasi ayaw naming mayroong magrereklamo. Gusto namin lahat po ng transaction ay smooth at yun, pagkatapos ay wala na, wala nang complain. So thank you very much at shout out sa lahat ng mga viewers ko po sa Pangkabuhayan TV. See you on our next video. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang aming notification bell. Maraming salamat po, paalam.